bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagila pa ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako na isasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lovely na nasa Canada. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Lovely. At sa kasalukuyan, nandito ako sa Canada. Isa ako sa masugid na naghihintay sa bawat upload nyo simula nang matagpuan ko ang channel na ito. Siguro, marami sa mga nakikinig ang hindi naniniwala sa mga karanasang ibinabahagi nyo, lalo na yung mga hindi pa nakaranas mang ibang bansa. Pero kaming mga OFW, alam naming nangyayari talaga ang mga kwento na naibabahagi nyo. Nais ko ring ibahagi ang aking karanasan. At sana ay palaring maisadula rin sa inyong programa. Lumaki ako sa hirap. Sinubukan akong pag-aralin ng mga magulang ko, pero nahirapan kami, lalo na nang mamatay ang aking ina. Kaya high school lang ang natapos ko. Sinubukan kong maghanap ng trabaho noong nabatid kong hindi na ako makakapag-aral sa kolehiyo. At maswerte akong nakapasok bilang isang sales girl sa isang grocery. Kailangan kong ayusin ang mga gamit ko dito dahil baka magalit ang supervisor ko. Mahirap maging sales girl, pero magtitiyaga ako. Ang mahalaga, may trabaho ako.
Kailangan ko ang trabaho ko para matustusan ko ang mga pangangailangan namin. Oh, lovely. Abalang-abala ka na namang nag-aayos ng mga paninda dyan sa gondola mo. Eh, kailangan, Sir Emil. Hindi magandang tingnan ang mga display na nakakalat. Baka makita ni Bisor. Napakasipag mo talaga. Sigurado akong malayo ang mararating mo. Sir? Kung pwede, lovely, tawagin mo na lang akong Emil. Huwag mo na akong tawagin, sir. Kasi pareho lang tayong nagtatrabaho dito sa grocery. Hindi ako amo o bisor dito. Pero ikaw ang namamahala sa bodega kung saan namin kinukuha ang mga stock. Tama? Oo, pero hindi ako amo o bisor. Kaya please lang, huwag mo na akong tawagin, sir. Kasi gaya nga ng sabi ko, empleyado lang rin ako dito. Kaya mo pa bang tiisin ang pagtatrabaho sa grocery, anak? Opo, itay. Bakit naman hindi? Magaan lang naman ang trabaho ko. Hindi pa ako naiinitan. Pero maghapon kang nakatayo. Sobra-sobra ang oras mo sa trabaho. Papasok ka ng alas 7 ng umaga. Lalabas ka ng pasado alas 8 ng gabi. Tay, 13 oras ang trabaho mo. Akalain mo yan? 12 oras lang, tay. Kasi may lunch break akong 1 oras. Kahit na, anak. Sobra-sobra talaga ang oras mo sa trabaho. Buti naman kung may overtime pay ka. Sa panahong ito, hindi na kailangang mamili ng trabaho. Ang importante, may trabaho ako at nakakatulong ako sa inyo, itay. Anak. Kaya walang anuman yun. Gaya nga ng sabi ko, kayang-kaya ko ang trabaho sa grocery. Huwag niyo akong alalahanin. Salamat at pinagbigyan mo ang paanyaya ko sa iyo, lovely. Emil? Siguro naman, hindi nalingid sa iyo ang intensyon ko. Alam kong nararamdaman mong mahal kita. Ha? Alam kong minor de edad ka pa lamang, lovely. Pero mahal kita. Kaya sana, bigyan mo ng pagkakataon ang nararamdaman kong ito. Di ba ikaw na rin ang nagsabing minor de edad pa ako? Kaya hanggat maari, ayoko munang pasukin ang bagay na yan. Lovely. Pasensya ka na, Emil. Pero natatakot pa rin ako. Hindi ko pa nasubukang magmahal. Hindi ako nag-aapura. Makapaghihintay ako. Pero sana, huwag mo akong iwasan dahil sa nalaman mong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako ganyan. Bakit naman kita iiwasan? Salamat kung ganun, lovely. Maraming salamat. Sino yung laging naghahatid sa'yo tuwing umuuwi ka, anak? Si Emil, tay. Katrabaho ko sa groserya. Nanliligaw ba sa'yo? Tay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanliligaw ba sa'yo ang Emil na yun? Opo, itay. Anak, ayaw kitang pakialaman tungkol sa bagay na yan. Pero papaalalahanan kita. Minor de edad ka pa. Magdi-18 ka pa lang. Sinabi ko na kay Emilian, tay. Pero hindi naman daw siya nag-aapura. Handa daw siyang maghintay.
Ilang taon na yung Emil na yon? 24 po, itay. Oh, malayo palang mas may edad siya sa'yo. Gaya ng sinabi ko, anak, hindi kita pipigilan sa ganyang bagay. Pero mag-iingat ka dahil napakabata mo pa. Kung tama ang payo ng aking ama, Ate Emmy, at kahit ako, medyo nahihiya pa rin akong makipagnobyo noon. Si Emil lang ang matyaga dahil hindi niya talaga ako tinantanan. Lagi siyang nasa tabi ko tuwing kailangan ko ng balikat na masasandalan. Lagi siyang handang tumulong sa akin at sa pamilya ko. Kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Kasabay ng pagdating ko sa edad na 18 taong gulang, sinagot ko na rin si Emil. Pero lagi pa rin akong pinapayuhan ng aking ama. Papasok na ako sa trabaho. Anak, yung lagi kong bilin sa'yo, huwag mong kalilimutan. Baka may mangyari sa inyo ni Emil. Huwag kayong mag-alala, itay. Lagi ko pong tatandaan ang mga bilin nyo. Ikaw na lang ang natitirang alaala ko sa nanay mo. Kaya mag-iingat ka. Hindi mangyayari ang kinatatakutan nyo, itay. Lagi po akong mag-iingat. Dapat lang. Tandaan mo, wala na ang nanay mo. At hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo, anak. Tay. Kaya parang awa mo na, lovely. Mag-ingat ka palagi. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mag-ingat ka lagi, anak. Ano, lovely? Sasama ka ba sa party ni Diane? Gusto ko sana, pero gabi na pag alis natin dito. Lalabas tayo sa grocery ng 8:00. Anong oras na tayo matatapos kapag nakipag-party pa tayo? Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita sa inyo. Emil? Legal naman ako sa tatay mo. At alam niyang hindi kita pababayaan. Sabagay. Kaya pumunta na tayo kina Diane. Minsan lang naman tayo mag-relax. Wala naman tayong pasok bukas. Kasi hindi naman nagbubukas ang grocery pinagtatrabahoan natin pag Linggo. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Mahirap naman kung pilitin kita. Mahirap ka mo, pero iba naman ang tono ng salita mo. Para kang nagtatampo. Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? Kabisado kita, Emil. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Ha? Sige na nga. Sasama na ako kina Diane pagkatapos ng trabaho natin. Nahihilo na talaga ako, Emil. Gusto ko nang mahiga. Ano? Paano na yan? Kung kaya mo sana,
magpapaalam na tayo sa mga kasamahan natin. Talagang hindi ko na kaya, Emil. Gusto ko na rin umuwi, pero hindi ko na kaya. Sabagay, sinabi naman ni Diane na pwede tayong matulog dito. Hindi na rin ako uuwi. Ha? Hindi kita pwedeng iwan dito, lovely. Magkasama tayong pumunta dito. Kaya sabay rin tayong uuwi. Emil. Kaya sige, dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo umuwi. Ihahatid kita at magpapaliwanag ako sa tatay mo. Anong ibig sabihin nito, lovely? Tay. Alam mo bang dalawang buwan na kitang minamanmanan? Simula noong hindi ka umuwi kasama si Emil. Tay. May hinala ako sa napapansin ko ngayon sa'yo. Dahil ganyan ang kilos ng nanay mo nung ipinaglihi ka niya. At alam kong hindi ako nagkakamali, anak. Hindi mo man aminin. Alam kong buntis ka. Tay, patawarin niyo po ako. Patawad, Tay. Huwag niyo akong kamuhian. Pakiusap. Lagi kong sinasabi sa'yo na mag-ingat ka. Huwag kang pumasok sa isang bagay na hindi ka pahanda. Pero nangyari na ang hindi dapat mangyari. Patawarin mo ako, Itay. Patawarin mo ako. Isang pagkakamali namin ni Emil ay nagbunga, Ate Emmy. Noong una, natakot ako dahil alam kong magagalit sa akin ang aking ama. Pero maunawain si Itay at siya pa mismo ang nag-aalaga sa akin hanggang sa ako ay nanganak. Noong mag-iisang taon na ang aming anak ni Emil, isinabay na namin ang aming kasal sa binyag ng aming anak. Masipag si Emil, kaya walang masabi ang tatay ko. Gayunpaman, kahit gaano kasipag si Emil, ramdam pa rin namin ang matinding hirap na lumalamon sa amin. Hindi kasi ang kinikita ko para sa atin, lovely. Kaya nahihiya ko sa tatay mo. Eto naman, tatay mo na rin siya dahil mag-asawa na tayo. Gusto kitang tulungan, kaya magtatrabaho din ako, Emil. Ano? Hindi. Ayokong may masabi ang tatay mo. Ano bang dapat isipin ni Itay? Alam mo namang mabait ang tatay ko. Kaya nga ako nahihiya. Hindi porket mabait, aabusuhin ko ng kabaitan niya. Hindi ka abusadong tao, Emil. Nakikita ko ang pagtitiyaga mo sa trabaho. Nakikita ko na ginagawa mo ang lahat para buhayin kaming pamilya mo, pati ang tatay ko. Basta, nahihiya ako, lovely. Kaya, naiisip kong mga ibang bansa. Ano? Yan ang totoo, lovely.
Sana maintindihan mo ako. Mangingibang bansa ako para sa pamilya natin. Alad ka sa mga amo mo dyan, Emil. Oo, lovely. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kayo, kumusta na kayo dyan? Si baby, ang tatay, kumusta? Mabuti naman kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Si Itay, palagi niya akong tinatanong tungkol sa'yo. Lagi niya akong inuutosan na tawagan ka para di ka manibago dyan. Ganun ba? Talagang napakabait ni Itay. Alam mo na yon, Emil. Kaya wala akong masabi sa kanya. Lagi pa nga niyang inaalagaan si baby. Kaya ako din, nagkakaroon ng pagkakataon na magnegosyo ng mga cosmetics. Baka naman napapagod na ng husto si Itay, ha? Hindi, huwag kang mag-alala. Lovely, kung gusto mo rin lang magtrabaho, mas mabuting pumunta ka na rin dito sa akin. Ha? Naghahanap ang mga amo ko ng makakasama ko dito. Tinatanong nga nila kung may mare-recommenda ako. Gusto mo bang pumunta dito? Bakit naman hindi? Gusto kong sumunod sa'yo dyan, Emil. Ibig mong sabihin, anak, maayos na ang mga papeles mo. Opo, Itay. Kompleto na. Malapit na akong mag-flight. Nako, maninibago kami ni baby. Tay, pagtyagaan niyong alagaan ang apo niyo. Siya na lang ang asikasuhin niyo. Kami na ang bahalang magpadala ng pera para sa mga pangangailangan niyo dito. Anak, huwag niyong alalahanin ang apo ko. Hindi ko siya pababayaan. Salamat, Itay. Napakabait niyo talaga. At ramdam ko ang sobrang pagmamahal ninyo sa apo niyo. Lovely, anak. Napakaswerte kong nagkaroon ng maunawain at mapagmahal na tatay. Alam mo, kung buhay pa ang nanay mo, siguradong ganito rin ang gagawin niya. O baka mas higit pa. Tay, ituloy niyo ang inyong mga pangarap bilang mag-asawa. At ipinapangako ko, lagi akong nakasuporta. Salamat po, Tay. Pero huwag niyo rin kalilimutan ang partido ni Emil. Hindi man sila humihingi ng tulong sa inyo, kayo na ang kusang magbigay kapag nakaluluwag kayo. Opo, Itay, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kalilimutan ang mga bilin niyo.
Lovely, napakapalad nating ng ibang bansa kahit kasambahay lang tayo dito. Katatapos lang namin mag-usap sa cellphone ni nanay at tuwang-tuwa siyang ibinalita na tapos nang ipinatayo nating bahay para sa kanila. Masaya ako na nalaman ko yan, Emil. Ang tatay mo, nakausap mo na ba? Oo, napaayos na niya ang bahay. At ang anak natin, inaalagaan na lang niya. Alam mo, ang dami daw pinapabili. Sapat na ang ipon natin para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak natin at maibigay ang lahat ng kahilingan niya. Oo nga pala, Emil. Ayaw tanggapin ni Itay yung rineregalo nating lupa sa kanya. Ha? Aanhin naman daw niya yun. Para sa atin na lang daw yun at sa ating anak. Talagang napakabait ni Itay. Hindi kagaya ng iba. Emil. Pero hindi bale. Patapos na ang kontrata natin. Hindi na tayo magre-renew. Uuwi na tayo sa Pilipinas para magkasama-sama tayo ulit. Salamat, Emil. Talagang ganyan din ang gusto kong mangyari. Kailangang nasa tabi tayo ng ating anak habang siya'y lumalaki. Salamat. Dahil kahit bata pa ako nung pinakasalan mo ako, naging responsable ka at napatunayan mo na kaya mo akong gabayan para umunlad ang buhay ko kasama ang tatay ko. Pero sa susunod na taon, matatapos ang kontrata ni Emil at Mayo naman ang expiration ng kontrata ko. Hiling ng amo namin dito sa Canada na gusto pa nila kaming mag-renew. Pero pursigido na kami ni Emil na mag-for good sa Pilipinas. Dalangin namin na matapos na ang pandemya upang maging ganap na tayong masaya kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa mga kapwa ko OFW, alam kong mahirap ang malayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero ginagawa natin ito para sa kanila. Kaya huwag nating haluan ng kalokohan ang pagtatrabaho natin sa ibang bansa. At higit sa lahat, sabayan natin ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lovely. Lovely, maraming salamat sa iyo. Ang kwentong ito na iyong ibinahagi ay magsisilbing inspirasyon sa karamihan. Ipinahihiwatig nito na anumang oras, hirap man o ginhawa, basta't matibay ang ating pananalig sa lumikha, ay makakamit natin ang tagumpay sa kabila ng maraming hadlang at pagsubok sa buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Bubura sa isipan.